to my channel at good news po, tuloy na tuloy na ang pag-uwi ko sa Pilipinas. Ayan, magpapasko ko doon. Sinabi ko na yun dito sa aking vlog. Book na yung aking ticket, tuloy na tayo. Kasi yung asawa ko, binupush niya na ako na mag-book ng ticket. Nagtalo-talo pa nga kami ng asawa ko sa pag-book ng ticket. Kasi gusto ko sana itry yung Philippine Airlines. Asawa ko talaga yung nag-book ng ticket. Gusto niya kasi direct flight para daw hindi ako mahirapan. So gusto niya easy lang yung ano ko, lalo na at ako lang mag-isa. Ngayon, medyo ma-idea na naman ako. Last year, nag-Qantas ako, ganyan. At napaka-easy lang kasi sa Sydney lang ako or Melbourne mag-stop. Then, Philippines na. So, hindi mo na kukunin yung bagahe mo. Sa Philippines mo na siya kukunin. Then, nakita ko yung Philippine Airline. Mas mura talaga siya, guys. And, kaya lang, syempre, mag-ano ka pa, kukunin mo pa yung bagahe mo. Then, i-check-in mo uli. So, ayaw ng asawa ko niya. Gusto niya direct flight lang. Gusto ko kasi ma-experience yung Philippine Airline. Diba, syempre, kapag yung ano niya, yung nag-a-announce na now you're arriving in Ninoy Aquino Airport. Yung pill na pill mo talaga, di ba? Pero ayaw ng asawa ko. Ayaw niya kasi yung mahihirapan pa ako. Eh, minsan maano din ako, guys. Eh, alam mo yun, di ba? Bablog-blog ka, tapos nakalimutan mo. Kailangan mo palang i-check-in pa yung bag mo. Akala mo, ganun. So, kaya gusto ng asawa ko mas easy sa akin para wala ako masyadong iisipin pa. Anyway, nag-book ako ng Malaysian Airlines. Grabe, mahal din talaga umuwi ng Pilipinas, guys, ha? At meron ding Cebu Pacific. Sobrang mura talaga ng Cebu Pacific. Nakita ko, nagsasale sila. Ang ayoko lang sa Cebu Pacific kasi minsan lagi siya nagde-delay, lalo na kapag international. Guys, kahit mag-delay siya kasi sobrang mura eh. Kanya parang 159, may 259. Pero mag-book ka pa ng ticket mo pa, ano, pa Sydney. Kasi ano yun eh, Sydney to Manila or Melbourne to Manila, ang kadalasan na nagsisibu Pacific. Sa akin naman, okay lang yung ganun kahit madelay. Pero asawa ko, ayaw niya. Lagi kasi nagsisale ang Cebu Pacific, Sydney to Manila, Melbourne to Manila. And grabe, sobrang mura niya talaga, guys. Siguro kahit umuwi ka palagi kapag ibubok mo yung Cebu Pacific, talaga makakamura ka. Kasi sa akin, guys, magkano ba? Mahal din kasi talaga, guys, umuwi. Aking direct flight, nag-Malaysian Airline ako ngayon. Last year, nag-Qantas ako. So, parang 2,300 yung aking ticket. So, pagpalagay natin mga 80,000 pesos. So, ayun. Hindi naman to pagmamayabang, guys. Ang sinasabi ko lang din na mahirap din talaga umuwi. Sa ticket pa lang is magastos talaga. So, pinaghahandaan talaga namin yung pag-uwi namin. Hindi naman na basta-basta ka lang din uuwi na wala kang dala-dala, diba? Siyempre, pag nag-spend time ka sa family mo, siyempre, mapapagastos ka din talaga. Medyo careful lang talaga ako sa paggastos din. Pero, siyempre, i-enjoy ko pa din yung pag-uwi ko, hindi naman as in na magtitipid ako, no? Kumbaga, medyo ibabalance din natin. Kasi, minsan tayo mga Pilipino, eh, kapag umuwi ka, eh, alam mo yun, sige, ganyan, ganyan, ganun. Diba? Yung parang feeling natin, donya tayo. Pero hindi po, pinaghihirapan namin yung pera, pinag-iipunan namin, yung mga ginagastos namin dyan pag umuwi kami. Ay, talagang ano, guys, ang pinag-ipunan po namin yun. Kasi gusto din namin talagang ma-enjoy yung aming bakasyon. So, yun po yung good news. Nakabook na tayo, tuloy na tuloy. Gaya nga nasabi ko, medyo nakakalungkot na masaya na uuwi ako ng Pilipinas. Kasi last year, umuwi ako September yun. Gusto ko kasi i-celebrate yung birthday ng mama ko na nandoon ako nung nag-60 siya. Ngayon naman, tumayag naman yung asawa ko na umuwi ako itong December. At na hindi nga lang siya kasama, siguro next time na lang siya, guys, hindi pa kasi siya ready mag-travel din ngayon. And so malungkot kasi first time ko din na iiwan yung asawa ko ng Pasko lagi kasi kami magkasama ng Pasko, gusto niya magkasama kami kapag Pasko at gusto ko din naman yun. Pero syempre nakakamiss din nga yung diwa ng Pasko sa Pilipinas, gusto mo din makasama yung pamilya mo kahit na siguro in 5 years once, ganyan. Kasi sobrang gastos din naman pag magpasko ko talaga sa Pilipinas, no? Ang dami mang ano sa'yo, lalo na kapag alam nila na galing kang ibang bansa, akala nila pinupulot mo na yung pera. So, mahirap din talaga magpasko sa Pilipinas. Lalo na kapag marami kang mga kapatid, marami kang kamag-anak. So, marami talaga yung mag-e-expect sa'yo na nabigyan mo sila. So, ako naman, guys, sabi ko, hindi ko din kailangan na magyabang. Kasi, ayoko din yung pressure na sa akin na yung ipapakita ko na, oh, sige, ganyan, ganyan. Kasi, sabi ko sa inyo, syempre, nag-save ako, inipon ko talaga yun para ma-enjoy ko yung ano natin sa Pilipinas, hindi para magmayabang, diba?
For me kasi guys, kaya ako uwi ng Pilipinas para din ma-enjoy, spend time sa family ko, ma-enjoy ko din yung sarili ko, hindi para magyabang na mag-mood-mood ng pera. Kasi iba yung pinaghihirapan natin yung pera dito, di ba? Lalo-lalo na syempre yung asawa ko, di ba? Nagtatrabaho din niya, nagtatrabaho ako. So, hindi namin pinupulot yung pera dito. Yung aking balikbayan box, hindi ko pa naasikaso, pa naibili-bili ako. But I think kasha na to, guys. Hindi na siguro ako bibili. And, ayan, bumili ako neto sa Chemist Warehouse. Para siyang biogesic sa atin. Try nyo din na maglagay neto sa ano, balikbayan box, guys. Kasi ang mura na neto, ha? 100 pieces. Na siya, tapos $3 lang. Pwede mong ibigay sa kamag-anak mo kasi malaking tipid din to, ha? At makakatulong sa kanila. Tara, hindi po to sponsor, ha? Para siyang biogesic. Alimbawa, nilalagnat, may sakit, ganyan, masakit yung ulo. Pwede na uminom neto, isa lang. Kasi di ba yung gamot sa atin sa Pilipinas, yung biogesic, sobrang mahal na din, di ba? Siyempre, eh, ito, ang mura lang neto kasi dito sa Australia talaga, guys. Maganda rin yung mga medicine dito. So, ito ang mura neto. Mga 100 pesos lang to and 100 tablet na yung nasa loob neto. Last year sa balikbayan box ko, nagpadala ko neto siguro mga 10. And pinabigay ko sa mga kamag-anak ni mama, ni papa na bigyan sila ng isang box. Kasi, syempre, ang mahal ng gamot sa Pilipinas. And kahit pa paano, gusto ko na bigyan sila neto. Kasi nga, ang mura lang neto. Eh. Sa Chemist Warehouse ko po ito nabili. Kaya lang dito, isa lang yung pwede mong bilhin. Pwede ka naman bumalik the next day, bili ka uli. So, hindi siya pwedeng isahang bilihan na 10. So, dalawa lang yung nabili ko. Ayan. So, next time, bibili pa ako. Kada pupunta kami ng asawa ko sa city. Siguro mga 10 ganito ilalagay ko sa box para bigyan uli sila. Matagal naman siya ma-expired. So, ito mga 27 pa siya ma-expired. Nirequest din kasi ulit ito ni mama kasi paubos na siya. At maganda din daw to, sabi nung katrabaho ko sa kapag may high blood ka. Kasi may mga gamot na hindi pwede sa may high blood, ganyan. So, eto maganda rin. Ayan. Pumapatak siya na piso lang isa yung isang tablet niya kasi 100 pieces. And nabili ko lang siya ng $3, siguro mga 100 pesos. Diba? 1 peso, diba? Sobrang mura na. Eh, magkano na yung biogesic sa atin? Parang 10 piso ba? Oh, hindi ko na alam. Wala akong idea, guys. Ha? So, sobrang makakatulong to sa mga kamag-anak mo kapag ito yung bibigay mo sa kanila, guys. Haluan mo ng chocolate. Tara, biglang may chocolate, no? Hindi. Gamot, ayan yung pinaka number one na ano sa Pilipinas, guys. Di ba, mahal? Nung binili ko nung nakaraan, andyan pa rin, guys. Hindi ko pa kasi siya naaasikaso. And eto, ipapasabay lang sa akin to nung friend ko. Laptop yan, guys, sa anak niya sa Pilipinas.